Magandang umaga, bayan! Araw po ng Webes, kabayan, August 15, 2024. Uy, sweldo! Sa mga may sisweldohin pa, ay congratulations! Eto, unti-unti kang nakakaaninag na rin ang katarungan. Ito mga kababayan ko sa Oriental Mindoro na sinalanta ng oil spill doon ho sa Mindoro sapagkat may balita yung MTKR Princess Empress na yung Marina Maritime Industry Authority ay iniutos na i-dismiss. I-dismiss siya dahil lang po sa grave misconduct at gross negligence dahil lang sa kanyang pagpapabaya sa kanyang tungkulin na may kaugnayan sa paglubog ng MTKR Princess Empress na kung saan ay nagresulta sa malawakang oil spill noong Pebrero sa Oriental Mindoro at nawala ng hanap buhay ang karamihan sa ating po mga kababayan. Aba, ito na, nakakaaninag tayo ng kaunting katarungan pa lamang. Kaunting katarungan. Pero sana ay masundan pa ng mas malaki. Coast Guard, hindi ba iniimbestigahan din? Ayan ang nagbibigay ng mga pahintulot na makapaglayag itong mga ganitong uri ng barko. Ganyan din ang mangyayari po doon sa Limay, Bataan. Sa Maribeles, Bataan. Dapat lang kung walang mapaparusahan, tuloy-tuloy pa rin po ang mangyayaring ito sa mga karagatan na kung saan pumipinsala sa mahanap buhay ng ating karamihang mga mangisda. Kabayan, dumadami pa rin ang mga kaso ng leptospirosis, ha? Kaya ingat po tayo kung tayo makakaramdam kagad ng kakaibang lagnat. Ay takbo na kagad doon tayo sa pinakamalapit na ospital para magpatingin. Si PNP Chief Gerald Marbil ay kanyang pinare-review po ang mga nakalipas na kampanya kaugnay sa droga. Kung saan nga marami na ang namatay na ng panahon na yon nung panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte. At umiinit na itong ICC, International Court of Justice. Yan. Hinihintay na rin ho natin yan. Lalong-lalo na po yung mga kamag-anak, mga magulang at kapatid na mga naging biktima ng kampanya laban sa droga nung panahon po ng Duterte administration. Ngayong araw na ito, supposed to be, dapat magsimula na yung three-day transport strike ng mga pampublikong sasakyan, in particular ang mga jeepney drivers. Ito nung mga official ng ating pamahalan sa halip na gumawa ng paraan, ang sinasabi, ay, walang mangyayari dyan. Di ba nakaganon pa? Walang mangyayari dyan. Hindi naman epektibo yan. Tapos magpapadala ng mga magsasakay ng libre sa mga naapektuhan. Di apektado rin po. Dapat hindi na ganun. Gumawa na lang kayo ng paraan. Si Director Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation ay nasa kabilang linya na po. Director, magandang umaga po. Director? Ay, magandang umaga po. Opo. Kabayan, sir. Opo, magandang umaga po. Salamat po. Aha. Yung 20 at siyam na naaresto sa mini-scam. Bakit ito mini-scam hub sa isang bahay sa subdivision sa Kawit, Cavite? Maliit lang? Actually, mga apat na bahay po yun na scattered po, na-raid na namin na simultaneous. Ay, hindi, mini ito. Oo, ang parang nagiging modus operandi nga ngayon ng mga
breakaway group, nga, ng Pogo. Yung maliliit na grupo-grupo lamang. Opo. At saka mga bahay-bahay na lang. They are occupying now residential subdivision. Para hindi mabuko. Pero may iba hong matagal na rin ho yan. Dali, di ba? Yung umuupa sila ng napakamahal sa mga bahay. Umaabot daw ng 300,000 a month. At 2 years advance ang bayad ng mga Chinese at in cold cash. Cash talaga ho. Opo, parang ganun nga po ang kanilang style. Style. Para hindi ma-detect na sila'y ganun. Pero yun nga po, product po ng aming constant cyber patrolling. Hindi pa rin sila nakakalusot. Opo. We will continue this operation sa mga ganyan po, sir. Opo. Parang sinasamantala nila hanggang katapusan, baka sakaling kumita pa sila. Kung yung pong hanggang katapusan, binibigay po yun doon sa mga lisensyado. Pero yung mga illegal pogo, wala dapat po silang extension. Ngayon wala na. Wala po silang up to katapusan ng taon. Oo, now na. Opo. Opo, dapat ay umalis na sila. Okay. Opo. Ay, yung ginagawa daw scam nito mga nahuli ninyo sa Cavite, Cavite, ay tungkol sa romance scam at cryptocurrency scam. Ano yun? Romance scam? Yun pong ang tawag dito, parang yung mga gustong mag-asawa, ganun ho. Parang yung marriage by yung contract na, yung ganun. Pero unang-una, bawal yun. Pangalawa, yung ibang kababayan natin naniniwala sa ganun na makakakuha sila ng partner abroad para kumita. Yung ganun po. Opo. Kahapon po ay kausap namin yung isang concerned resident ng Ayala Alabang. At hindi lang Ayala Alabang para, magkatabi itong mga mga mamahaling subdivision. Kasama na yung multinational village sa Paranaque, Director. Ito ba yung kasama sa mga iniimbestigahan ninyo? Minamanman na rin? Totoo po yan, VP. Kaya lang, yun nga, hindi ako makapagbigay pa ng dahil nga tinatrabaho namin, sir. Opo, kasi matagal na rin itong multinational village. Nared na itong multinational village, pero sa harapan lang daw, yung looban ay hindi pa. At ang alam ko, itong Ayala Alabang, yung magkakatabing subdivision dyan, puro exclusive subdivision, ay nagsagawa na ng kilos, parang hindi naman kilos protesta, kundi ginawa lang nila ay panawagan na marami palang Chinese ho doon na nagbabayad ng, yun nga, 300,000 a month at advance ng 2 years at yun nga, ginagamit na puguan nitong mga ito. So marami pa hong trabahong gagawin ng NBI. Marami pa po. Nagmo-monitor kami ng mga ganyan ngayon, yung mga lumilipat into small groups. Yun. At nag-o-occupy ng mga bahay-bahay sa mga exclusive subdivision. Yun. Pero iisa ho yan. Naghihiwa-hiwalay lang sila. Opo. Hindi naman po iisa, kundi yung bang breakaway, yung kanya-kanya na sila. Kanya-kanya na. Ganun po. Oho. Kala ko isang grupo lang pero nagiwahay-walay. Yung pala ay talagang kanya-kanya na. Nagkanya-kanya na ho. Parang nagtayo na ng sarili yung isa. Yung ganun po. Opo. May nabanggit to sa amin yung isang concerned citizen nga dyan sa may Ayala Alabang na nasusundan ba daw natin yung mga nahuhuli ho natin at tumatakas, yung ikang ay nagkakalat na. Di ba, may kampanya ho kayo, siyempre natatakot na yung mga yan. Baka daw lumilipat lang ng ibang lugar na malayo dito sa NCR? Posible ho yun. Countrywide, nationwide po ang ating trabaho, sir. Okay, hanggang Mindanao na ho, besides Mindanao.
Yes, sir. Oho. Nagbigay na ako ng instructions sa ating mga regional directors to look into this. Okay. Inipatuloy ba ang investigasyon nyo kay Region 11 Director Archil Albaw tungkol dito sa sinasabi ng isang tao ni Kibuloy na siya pa ang nagbigay ng pera? Yan po, sir. Nakita na namin na walang basis yung allegasyon ni Alice Stone. Opo. Kasi yung sinasabi niya, during the time na nandun siya kay Kibuloy, oo, siya pa ang nag-aabot ng sobre doon sa regional director ko. Opo, opo. Alam niyo po, ang regional director ko doon, si Director Albaw, ay na-designate lamang na regional director noong October 2022. 2022, di ba mainit na rin o yun? Mainit na rin Kibuloy? Sir? Mainit na rin o ang tungkol kay Kibuloy noong 2022? Sir, hindi pa po. Wala pang alingas-ngas na ganyan. Okay. Siyempre po, lahat naman po kami na government officials, pagka bagong appoint, nagko-courtesy call po kami sa mga local government officials, people, opo, mga namamahala doon sa bayan, ganun po. Opo. At that time po, siyempre si Pastor Kibuloy, kilala naman at isang philanthropo na tumutulong talaga. So nag-courtesy call po yung aking Rector. Regional Director. Opo. Maaaring nga, ano bang kailangan ninyo sa NBI? Ano bang maitutulong ko? So, tumulong yung tao. But, sir, remember, sir, yun nga, sabi nga ni Alice Stone, nandun pa siya kay Kibuloy. O, therefore, wala pang aso si Kibuloy. Okay. Si Pastor Kibuloy at that time. Opo. Pero iba pong istorya kung ngayon ay tumatanggap pa rin, ay kakasiguruhin ko po yan. Iba na yun. Opo. So malaki pa rin ang tiwala ninyo kay Region 11 Director Archie Albaw at tiwala din kayo na makagagawa ng aksyon si Albaw labang kay Kibuloy na hinahanap pa rin natin hanggang ngayon. Yes, sir. Meron po kaming plano na dyan. Opo. Hindi ko lang pwedeng itibag ere. Opo. At tsaka po, sir, kung matatandaan nyo po, etong si Director Albaw, siya po ang nakadiscover ng mga scheme na late registration dyan sa Davao. Davao del Sur. Nag-umpisa po yan na 200 lamang. Tapos ngayon po, sa oras na ito, mayroon na po kaming 1,500 na late registration sa Davao. Wow! So, na na-discover. At ipapailan na po namin ng kaso yung local civil registrar doon. Opo. So marami pa po kayang lalabas dyan o ano? Ay, marami pa po yan. Kinol ko na rin ang attention ng regional director throughout the Philippines na start checking yung mga scheme na ganyan na alam niyo po yung late registration ay naging scheme ng ating mga foreigners para hindi na mag-undergo sa process ng naturalization. Oo, mas madali yon. Pagka late registration po, instantly, Pilipino na agad sila. Oo. Hindi po tama yun. Malaki ang lagay niyan. Yes, sir. At yan po ay ang naka-uncover, ang naka-discovery po niyan ay si ating regional director Albaw. Kaya I am commending him for that. Opo, sir. Opo. Okay. So maraming salamat po, Director. Congratulations at maganda umaga po. Maraming salamat din po, VP Kabayan, sir. Opo. Director Jaime Santiago ng National Bureau of Investigation o NBI. Hindi dapat kasi masamahan ng hindi magandang NBI dahil yan ang takbuhan eh. After na tayo, hindi natin na pinagkakatiwalaan ang PMP o kaya nagiging mabagal ang aksyon ng PMP, yan tinatakbuhan natin ang National Bureau of Investigation. So dapat ay malinis pa rin ang National Bureau of Investigation. Oras natin, kabayan! 19:10 makalipas ang 8 ng umaga.
kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Eto na, nahagilap na ho natin si Attorney Stephen David, ang legal counsel ni dating Bamban Mayor Alice Go. Attorney, magandang umaga po. Salamat po. Attorney. Ay, nawawala. Ano ba siya? Mobile? Andiyan na? Andiyan na? Attorney? Yes, good morning. Okay. Attorney, mukhang ang kliyente mo ay patong-patong na, kabi-kabila na ang mga final laban sa kanya. Ano po mga aksyon ang gagawin niya? Pinakalitis po yung tax evasion na sinampa magandang ng BOP. Magandang umaga sa iyo, kabayan. Magandang umaga sa iyo. Well, boss, yung tax evasion kasi, opo. Kasi titignan mo naman ang purpose naman ng gobyerno yan is magbayad ng tax. Kung sinabi mo tax evasion, willful yun eh. Yung talagang deliberate, talagang sinadya mo, ayaw mo talagang magbayad kahit na hinihingi na sa iyo yung pagbabayad. E sa kaso naman ni Mayor Alice, wala pa namang formal demand para bayaran. In fact, kung merong assessment, sabihin dapat ng yung due process kasi may assessment, sabihin ng BIR, o ito ang deficiency mo, babayaran mo. Wala naman dapat tax evasion. Yung kasi kung titingnan mo, halos magit 90% na mga businesses sa Pilipinas, meron talagang letter of authority yan, ina-assess yan, inaalam kung tama yung mga nababayaran nilang buwis. Pagka ganun, nagkakaroon ng sagutan yan, pag at the end of the day, sasabihin ng biyaya, hindi, ito bayaran mo. Babayaran mo yun. Pag hindi mo binayaan, doon ka lang yung papahala ng tax evasion. Pero sa kaso ni Mayo, wala pa namang sinabing bayaran mo, ganito. Wala pa naman. Pagkaano, bayaran mo yan, tapos yun. Attorney, ba't kailangan pasabihan sa bayaran? Nagsimula ito nung inamin po ni Go na kanyang inilipat ang kanyang share sa Bapho Land Development Incorporated sa isang nagangalang Jack Uy. At natuklasan din po ng BIR na ang transfer ay walang capital gains tax at walang documentary kasi, stamp tax. O kailangan pa ba ho yun? Sabihin sa kanya? Kasi sir, ganito talaga yan. Yan talaga ang proseso. Yan ang tinatawag nila due process. I-assess ka muna ng BIR. Ito dapat mong bayaran. Tapos magkakaroon sila FLD na tinatawag. Meron pa rin preliminary assessment, final assessment, meron din yan ng BIR. Tapos, pagka hindi kayo magkasundo, bibigyan ka ng sulat ng BIR, formal letter demand, final decision on disputed assessment. Mga ganun yan. Proseso kasi yan, boss eh. Opo. Talaga ganun yun. Lahat ng negosyo sa Pilipinas, ganun ang proseso. Ay, pero matagal na ho ito. Ano pang proseso ang hinihintay natin? Dapat matagal nang nagbayad, sigo. Matagal talaga yan kahit yung mga assessment nila umaabot na ng sa totoo lang ayun may 10 years silang ina-assess sa BIR eh. May mga CNC tayo na minsan 5 years, 10 years na ang assessment. Ang discovery kasi yan eh. Upon discovery ng BIR, meron silang 10 years or certain period para maningil ang gobyerno. So yan, upon discovery, magkakaroon ng legal process yan. So, ayan kasi boss ang batas eh. Yan ang batas. Opo. Eh. Opo. Itang, opo. Pero dapat ay ako tanong pa rin doon namin dapat nakipag-usap na sila sa BIR at nagbayad na sila ng karampatang obligasyon dahil lang sa ginawa nila at malaki itong Bapho na ito. Malaki din no yung kanilang ang Bapho Land Development at malaki din yung ginamit ng mga ng paguan. So, malaki din babayaran nila. Well, actually, nagkakaroon naman ng process. Nagkakasagutan pa nga sa BIR. Nagsimula na ho ba? Meron tayong legal representation doon. Opo. Na nagulat ka pe, kasi bigla pinail, ano pa sa din, wala pa nga kami natatanggap na decision sa mga disputed assessment. Wala pa nga final assessment. Wala pa formal letter demand, formal demand letter. So para sa amin, premature yan. Kasi, paano kung, kasi boss, meron tayong batas. Pag ito'y sinabi ng batas na proseso, sundan natin. Pag hindi, violation ng due process yan. Dismiss agad yung kaso. Opo. kung sinulatan mo, sabihin mo, oy, tapos na yung usapan natin. Ito yung final assessment mo. Bayaran mo to. Tapos, hindi ka nagbayad. Papadala ka nila ng letter, demand letter. Pag hindi ka nagbayad,
talaga nga, ayaw mo magbayad. Kasalanan mo yun. Eh, ang kliyente ho ba ninyo ay nagpakita na ng intensyon na magbayad? O kailangan pa silang sabihan? Oo naman. Oo naman. Eh, kami ho hindi. Kami mga Pilipino, eh, talagang bumunta kami sa BIR at nagpapa-assess kami kung magkano babayaran namin. Eh, kayo, ibig niyo sabihin, ang inyong kliyente ay may special treatment? Hindi ho special treatment yan. Oye, ba't hindi ho nagpunta sa BIR? 90% ng Pilipino ina-assess. Oh. Hindi silang voluntary nagpapa-assess. Nako. Ina-assess yan. Pinapadalahan sila ng letter of authorization. Uh-huh. Alam niyo sa BIR, lahat ng establishment sa Hoy, nawawala po kayo. Attorney, sandali ha, nawawala-wala. Ayan. Kayo ho ba ay mobile o nasa loob ng kwarto? Hindi, nasa mobile po ako. Mobile. Okay. Okay. Ikaw pala pa nawawala-wala. Oho. Pero mabagal ang traffic, boss. Oh. Ano yung kanilang sinasabi ho ninyo nung masira ang signal? Comment pa lang yung impression mo, kabayan, sir. Opo. Special treatment. Kasi, boss, lahat ng establishmento, pinapadalahan niya ng letter of authority para buksan yung libro nila, pag-aralan, kung tama ba yung buwis na sinabayaran na hindi naman yung nangyayari yun na perfect yung buhay niya. Kaya nga, ang biyan na. Tay, nawala. Yeah. Opo. Nawawala-wala. Oo. Ay, hindi, kasi mobile yung Asia eh. Sana huminto muna si attorney kung mapapakiusapan natin. Kasi kahit tawagan mo uli, eh kung mobile siya, mawawala-wala pa rin yung signal. Attorney? Nawala? Oo, pakiusapan mo na lang kung pwedeng huminto muna o yung hindi makakaabala sa traffic para makapagpaliwanag siya tungkol dito sa tax evasion complaint. Criminal ito. Itong kaso na ito. Mabibilanggo siya dito pag napatunayan po. Ha? Itong si dating Mayor Alice Go. Hintayin natin si Attorney Stephen David. Dahil ilang araw din po natin siyang hinahanap, ay ngayon nahuli na ho natin dahil hindi na siguro siya busy. Pero mobile siya. Pero sige, alamin pa rin natin. Mahalaga po itong issue na ito. 27 minuto makalipas ang alas 8. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Ay, ito, balikan natin si Attorney. Attorney! Wala pa? Hindi, okay naman. Narinig ko kayo. Yun. Malinaw na kayo. Malinaw na. Malinaw. Okay. Ano yung sinasabi ho ninyo kanina bago nasira ang ating signal? Yes, sir. Ang boss, ang sinasabi ko, hindi naman special treatment. Diyan, correct lang yung impression. Kasi ang IR talaga, nagpapadala siya ng letter of authority sa lahat ng taxpayers. Kasi, hindi naman kasi perfect yung collection ng taxes eh. So, pagka pinadala ka ng letter of authority, sasabi sa IR, buksan mo yung libro mo, mag-aralan namin kung tama yung binabayaran mo. So, pagka ganun, sasabi mo, hindi tama yung binayaran ko. Eh, nagbabayad ba siya? Ang tanong ko, nagbabayad ba siya? Hindi, yun lang nga eh. Kasi kung hindi ka magbabayad, hindi mo maitatransfer yun, di ba? Hindi, kung nagbabayad siya, sabi nyo, hindi tama. Baka hindi siya nagbabayad din. Walang itatama. Boss, yung negosyo ni Mayor, more than dekada na, meron naman siya binabayaran. Ngayon, kung merong deficiency doon, bayar niya. Kasi nagbabayad siya eh. Kaya lang, eksakto ba yun? Yun ang tanong. Yun, oo. Kasi kung hindi eksakto doon, i-assess ka. Ay marami, mukhang malaki ang i-assess sa kanya. Meron pa siyang piggery, inamin niya yan. Meron siyang meat shop, correct. Meron siyang farm, meron siyang embroidery business. Oh, paano yan? Correct yan, boss. Opo. Kasi lahat ng establishment talaga, i-assess yan. Mm-hmm. Padadala ka ng letter of authorization. Pero hindi naman, hindi iba kasi yung assessment, iba yung tax evasion eh. Kasi pag sinabi mo, ang concern kasi ng BIR is mabayaran yung taxes sa tamang buwis. Ngayon, kaya nga nila i-assess na papadala ka ng letter of authority para magkasagutan kayo dyan. Ngayon, kung talagang may deficiency, kasi nagbabayad ka naman eh, pero hindi sapat, sabi ng BIR. Hmm. Ikaw naman sasabi mo, hindi, tama naman yung binayaran ko. Pero at the end of the day, sasabi ng BIR, hindi, kulang. So bayaran mo to. E bet, ang tawag ko ng BIR ito ni tax evasion laban kay Mayor Alice Go. Oh, di tax evasion. Kaya nga,
ganyan, pero para sa akin, premature yan kasi hindi mo pa nga sinisingil. Eh, ano mo sasabing eviction kung hindi mo pa sinisingil? Pero attorney, sorry, attorney ho kayo, hindi ba kailangan na lamang na pumunta kayo sa BIR at BIR, ito ang aking utang, babayaran ko, paki-check naman ninyo kung tama ho ito? Oh, wala, may ginawa ba niyo yun? Correct, boss. Kaya opo, nga, di ba meron tayong assessment ngayon? Kaya ngayon hindi nga, nagpa-assess na ba kayo? Tama ka dyan eh. Nagpa-assess na ba kayo? Kaya nga, ongoing po yung assessment. Anong ongoing? Wala pa nga ho. Dahil sabi ng BIR, tax evasion case ang inihain laban sa inyo. Boss, nagkakasagutan pa kami. Ha? Nagkakasagutan kami sa BIR. Meron tayong legal representative doon. Nagkakasagutan pa kami. Sino ho yung legal representative ninyo? Hindi ba ho kayo? Sino hindi, po yun? Hindi ako. Meron akong may tao kayo? Pinatasan doon. Opo. Meron akong actor sa akin, pero hindi ako. Oo. Ang ibig sabihin, sa ngayon, ang proseso is inaalam magkano dapat niyang bayaran. Mm-hmm. It is ganun naman talaga ang sistema natin. Batas yan eh. Lahat ng taxpayer, pag may duda ang BIR, padadalang ka ng letter of authorization, LOA, tinatawag, LOA, para alamin, mabuksan ng BIR kung magkano ang utang na hindi mo nabibigay. So, mm-hmm. Isa lamang ho yan sa mga reklamo laban sa inyong kliyente. Meron pa siyang qualified human trafficking na kaso na inihain naman ng PAOK at ng PMP. Oh, paano ito niyo? Sinagot na ho ba niyo ito? Ayun naman ho, napakadali naman sagot. Una-una, pag sinabi mong human trafficking, ibig sabihin, nagkulong siya ng tao, nagbenta siya ng tao, Sino nagsabi nun? Eh, mayor lang naman siya. Mayor lamang siya? Ay, malaking mayor ho ito eh. Nakapagpatayo nga na palaking... Kaya nga ho, pero nandun ho ba siya sa POGO operation? Aba, ay, nagcha-chopper nga ha daw doon, nakikita ng mga tao. Naka-chopper pa. Eh, oh. Ipresenta ho nila yan sa usyado. Anyway, attorney, kayo kaya sigurado na mailulusot nyo ito si Mayor Go? Alam mo, kabayan, yung ganyang mga tanong, hindi natin yung masisigurado. Kasi ako, ang hanap ko katotohanan. Eh, hindi nga, masasagot ba nyo? May pagtatanggol ba nyo para lumabas ang katotohanan? Correct. Kung totoong ipon siya dyan, edi, mananag ko siya sa batas. Pero sa akin, bilang abogado, ang trabaho ko, itulungan ang hustisya. Siyempre. Na inabas yung totoo. Siyempre. Okay. Hindi ho para i-absolve yung kliyente o i-convict. Hindi ko ho trabaho yon. Ang trabaho ko ho, ilatag yung evidence okay. niya. Okay. At ipagtanggol ang inyong kliyente. Ipagtanggol natin siya ayon sa katotohanan. Okay. Hindi ho tayo pwede mag-aling dyan. Yes. O kasi may response okay. tayo dyan. Kasi may iwan ho kayo dito. Pag hindi nyo napalusot si Mayor Go, ay mawawalan ho kayo ng mga kliyente mga attorney. Alam mo niya, di ba? Ay, hindi ko concern yun. Ang importante sa akin ng Panginoon kung tama yung ginagawa ko. Okay. So, attorney. Nasa si Mayor Go ngayon? Well, nasa Pilipinas lang naman. Saan nga sa Pilipinas? Ay, hindi ko masasagot yun. Hindi nyo alam. Sagutin nyo, hindi nyo alam. Ay, alam ko. Nasa Pilipinas. Attorney. Kung alam niyo eh di sana ay nakiusap na kayong sumulpot na para sagutin ang mga kaso niya, hindi yung puro kayo. Di ba, attorney? Actually, yun talaga yung pakiusap ko. Yun, pakiusapan nyo. Kasi as long as nagtatago siya, alam nyo yan, attorney, ay walang mangyayari sa kaso, hindi niya pwedeng ipagtanggol, hindi pwedeng kayo lamang. Attorney? Sige. Hintayin ako nagtagi ako. Hihintayin po namin, attorney. Maraming salamat po, attorney. Okay, kabayan. Salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Attorney Stephen David, legal counsel po ni dating Bamban Mayor Alice Go. Kung tao na hindi magpapas, hindi susulpot, paano may pagtatanggol ng isang abogado ang wala yung kanyang kliyente? Mahirap yata yun. Sabagay, ang abogado, siyempre, ang layo ng abogado, ipagtanggol ng kanyang kliyente, maliman siya o tama. Yun. Oras po natin, 34 na minuto, 30 segundo makalipas ang alas 8. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Pinag-uusapan na rin lang atin ang Bamban Tarlac. Meron ngayong acting mayor doon, si Mayor Erano Timbang. Magandang umaga po, Mayor!
Maraming salamat, Kabayan Noli. Maraming salamat din po. Sa inyo pong programa. Mabuhay po kayo. Opo. Isang mapagpalang umaga po, Kabayan. Opo. Ano ba ang aksyon ng mga gagawin ninyo, lalong-lalo na ang problema po ng Pogo diyan sa inyo sa Bamban Tarlac? Sa kasalukuyan po, Kabayan, ang pangunahing layunin po namin ay ang pagpapapaunlad at pagpapabuti po ng kalidad ng buhay sa aming kababayan, Kabayan. Opo. At saka para mawala, po, yung, mawala yung issue tungkol sa Pogo. Wala na hong Pogo diyan, siyempre. Wala na po, Kabayan. Sa kasalukuyan po, Kabayan, nakatuon po kami sa mga proyektong magdadala ng pagbabago. Mm-hmm. At muling mag-ilom ang bayan po namin ng Bamban. Lalong-lalo na po, Kabayan, sa mga infrastruktura na magpapadali sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan po namin, Kabayan. Opo. Ano ba ang karaniwang hanap buhay po ng ating mga kababayan sa Bamban Tarlac? Kasalukuyan po, Kabayan, alos po out of town, lalo na po dito sa lalawigan, karating bayan po namin sa Clark at sa mga ang ibang po, Kabayan, farmers po. Okay. Kabayan. So makikinabang ko kayo sa Clark dahil dinidevelop ang Clark at meron bago dyan Clark City. So karamihan ng ating mga kababayan dyan nagtatrabaho. Opo, Kabayan, dito po sa karating bayan ng Bamban. Opo, Kabayan. Opo. Eh, totoo ba na kayo lamang ang hindi nag-aproba nung Pogo sa Bamban? Totoo ba yun? Sa nangyari po sa Pogo, Kabayan, ako lang po yung nag-iisa na nag-oppose, Kabayan. Oo. At hindi rin po katwiran na nagpirma ako sa resolusyon, kasama na rin po ako sa pagsang-ayon. Nag-oppose po ako, Kabayan, sa law, no? Pero sa kasalukuyan, nung panahon po na yung Kabayan, outnumber po ako, Kabayan. Bakit po hindi kayo sumang-ayon doon sa Pogoan? Sa mga nangyari na karan po na nangyari sa bayan namin, dalawang beses po na raid, siguro po yung ikatatlo, Kabayan, hindi. Doon po ako naluklok, Kabayan, na first termer ko po. At nakita ko rin po ang kahibahan ng Pogo at nung walang Pogo, Kabayan. Oo. Bakit po? Nung may Pogo ba? Anong nangyayari sa Bamban? Mahirap magsalita, Kabayan, sa mga nangyayari po sa amin. Kaya po, hindi ko na po may paliwanag, Kabayan, dahil po yung mga kaso po na yun nasa korte na po, Kabayan, at napakahirap po magsalita lalo na po sa katayuan ko, Kabayan. Opo, na mayor kayo ngayon. Dati ho kayo palang konsihal. Kayo ang napili, hindi yung vice mayor. Asan si vice mayor ho? Nung po nangyari yun, Kabayan, number one councilor po ako at independent. Mm-mm. At nung pwede po ang mahal naming Mayora, yung vice mayor po ang naging acting at ako naging acting vice mayor. Lumabas po yung ruling ng ombudsman, kaya po nagkataon po parang biyaya na rin po ng Panginoon na reward po sa dalawang taon ng pagkikibaka ko. Ay, si Mayor Leonardo Annunciation, nasaan na ho? Nandito lang po, Kabayan, sa bayan namin. Suspended doon siya? Opo, Kabayan. Annunciation? Annunciation? Kala ko annunciation kasi ngayon ay ating ginugunita ang pag-akyat sa langit ng mahal na ina. Diba? Annunciation. Siya naman ay annunciation. Annunciation. Opo, tama ho ba ang pronunciation ko? Anunciasyon. Ayun, anunciasyon. Okay, anong na ho yung mga gusali diyan? Ano bang plano ho niyo diyan kung sakali? Anong rekomendasyon niyo kung sakali? Dito po, Kabayan, nakatuon po kami sa proyekto magdadala ng pagbabago. Mm-hmm. Isa na po yung infrastruktura na nabalitaan ko nga po na parang kinuha po ng nang may order po ang executive secretary na mapo-forfeit po yan. Yes, ESO. Hindi all Malacañang ho yan, ang ibig sabihin. Oho, baka makatulong sa Bamba, napakarami ho niyan. Opo. Siyam na iba pa lang konsehal ng Bamban ay suspendido rin.
Eh, paano yan? Paano kayo gagalaw? Sino magiging katulong nyo dyan? Kahapon po, kabayan, pinatawag po ako ng ating butihing sekretary ng DILG, Benno Ravalos, at napag-usapan na rin po namin ng mga bagay-bagay na iyon, kabayan. Po, kung anong gagawin nyo? Kasi wala na ho kayong mga konsehal o suspendido pa. Opo. So, pero... kabayan. May tao pa ho sa loob ng munisipyo? Alos po, marami po. Marami pa. Incoming, outgoing, may masaya po na malungkot. May outgoing? Pagkaka talaga po sa akin bilang acting mayor. Okay. Ay, sige. E di asahan ho namin na gagampanan nyo ng buong katapatan. Ito po ang pagiging mayor ninyo. Pagkakataon na ito, mayor? Opo. O, di ba? Opo. Ilang taon na ba kayo sa politika, mayor? First time ko po bilang councilor. Opo. First termer pala kayo. Opo, first termer po ako, kabayan. Yun, ay congratulations. Sige po. Maraming salamat opo. Po. Maraming salamat, kabayan Noli. Opo, maganda umaga po. Programa. Muli po. Sa mga pwede po bang manawagan? Opo. Sige po. Opo. Sasamantaling ko na po ang binigay niyong pagkakataon sa aking kabayan Noli, sa mga kababayan ko po sa bayan ng Bamban. Magsama-sama po tayo sa panibagong buhay na nating kakaharapin. Mm-hmm. Bagong Bamban, bagong pag-asa. Sa pagtutulungan po ng aming mga kababayan dito, maghihilom ang sakit na nararanasan po namin. Umasa po kayo sa kaunting termino po na binigay sa akin ng Panginoon ng ating gobyerno sa 3 buwan lamang po. Asahan po ninyo ang pagbabago sa atin, lalo na po yeah. Sa peace and order. Okay. Muli po, babangon ang Bamban. Okay. Bagong Bamban, may bagong pag-asa po, kabayan Noli. Opo. Maraming salamat po. Opo. Maraming salamat din po. Pero, si Acting Mayor Erano Timbang ng Bamban Tarlac, mahirap din timbangin yan kung sakasakali. Pero tatlong buwan lang pala ha, suspendido. Ba't 3 buwan pa? Dapat yun dagdagan pa, mga 6. Ha? Kung ako ang mayor ng Bamban, hindi ko pwede sabihin, hindi ko alam na may puguan pala dyan. Hindi ko alam na may ginagawa palang building dyan. Kung ako ang mayor, di napakatanga ko namang mayor. Hindi ko alam ang nangyayari dun sa aking bayan. Ayun. 3 months lang na pansamantalang mayor. Paano after 3 months, balik na naman si... Anunsasyon? Ay, naku. Paano yan? Baka bumalik ulit pati Bogo. 18 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Ang sumbungan ng bayan, Kabayang Noli De Castro. 19 minuto na lamang bago mag-ikasyam ng umaga. Nasa kabilang linya po si Governor Arthur Defensor Jr. ng Iloilo dahil mayroong dengue outbreak daw po na idiniklara na sa Iloilo. Governor, magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga, kabayan, at magandang umaga sa lahat. 4,585 na kaso na may 10 nang namatay daw from January 1 to August 10. Tama ho ba yun, Governor, at ano ang aksyong ginagawa po namin? Tama yan, kabayan. Yung figures na binigay mo sa atin, yun opo. Ang situational dengue natin ngayon, with an attack rate of 22 per 10,000, we have increased by 320+% since the same period last year, and we have a case fatality rate of 0.22. Naku po. No? Well, we have placed the province under blue alert because Blue Alert. Called for emergency meeting of the Opo. Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Opo. No, on August 9, and on the same day we submitted our report, our introduction methods results discussion and report, ang IMRAD, that is the report that is submitted by our epidemiology and surveillance unit of the our provincial health office to the DOH to confirm the figures of an outbreak. No, so we have an ongoing outbreak right now, and we continue to execute. We have heightened alert, no, sa surveillance for Opo. Detection and surveillance for prevention. But kabayan, we have been moving since January, kasi alam natin, uh-huh. Kasi last, dapat ang cycle na 3 years. Last year dumating, kabayan, pero hindi dumating.
So, pinag-aandaan natin baka dumating ng 24 at mukhang dumating na. So, we have prepared the province since January. No? Tatlong bagay. Then the test kit, IV fluid, saka bed space sa hospital. Pero ang mas important dyan, yung paglinis that we have been doing campaigning since January. Ginawa sa mga komunidad. Yun ang mga action na ginagawa nyo para hindi na kumalat ang kaso ng dengue. Ano po? Tama, kabayan. Sa mga kababayan natin, iligpit natin, linisin natin yung mga inipunan ng tubig yun. Para walang maitlogan ang lamok. Very important. Tama. 4 o'clock habit, yan ang execution ng 4S strategy ng DOH na mag-umpisa sa paglinis. At pangalawa dyan, iwasan ang makagat ng lamok. Let's adjust our clothing. Opo. Our clothing para maiwasan hindi tayo makagat ng lamok. Sa buong probinsya po ng Iloilo, Governor, anong bayan o siyudad ang pinakamaraming kaso ng dengue? Well, right now ang ating mga municipalities, ang figure right now kung anong pinakamataas wala sa atin, pero ang clustering natin kasi kabayan is 36 municipalities out of 43. Yan. At may dalawa na tayong nag-declare na rin ng outbreak. Pero ang pinapantayan natin kabayan ang laman ng ating ospital. No? Yan ang yard. Kasi dito in 2019, dyan ang gera natin. Sa patuba ang gamot ng ospital? Yes. Again, three areas. Number one, dengue test kit, IV fluid, at bed space. At yun ang pinaghahandahan natin since January. Opo. Now, right now, ang ating hospital, na we have 12 district hospital and one provincial hospital. Ang laman ng ating hospital sa Kabuuan ay 260. No? In the same period, noong 2019, nung went through tayo sa dengue outbreak ng 2019, it was 561. So, kalahati ang laman sa 2019. But nonetheless, no? We continue to fight and we continue to make adjustments. Mm-hmm. Okay. Ay, wala ho bang, from dengue, wala bang kaso ng African swine fever ho dyan sa probinsya nyo, Governor? Tapos na ang laban namin sa ASF. Yung ibig sabihin, yung main war namin. Pero, you know, we are at the recovery stage right now, kabayan. No? Opo. Ang mga municipalities natin nasa pink zone na, ibig sabihin, nasa recovery kami. So, ang programa natin ngayon, nagsisentinel program tayo. Namimigay tayo ng PIC. No? Yan ang mga pinamimigay natin sa mga qualified natin na mga hagraces. Eh, parang trial balloon yan. Titingnan mo kung may sakit pa. Opo. So, yan lang. We have downloaded funds to our municipalities so that they can buy the piglet for a trial period. So, we call that the Sentinel Program. Opo. Governor, maraming salamat po at magandang umaga po. Welcome, kabayan. Si Governor Arthur Defensor Jr. ng Iloilo. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Isang truck ng manok. Isang truck na puno ng manok. Hindi isang truck ng manok. Tama, ano? At isang truck ng frozen na karneng baboy. Ba? Sarap nito. Hinarang ng mga tao ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City, LGU, ng Quezon City LGU sa checkpoint. Kasi baka makapasok dito yung bird flu at saka yung ASF. Alamin natin, sino ba ito? Hoy! Sino magbabalita at magsiservisyo? Ayun, meron pala namang kala ko wala. Si Marlene Padiernos. Marlene, good morning! Good morning, kabayan. Isang truck na naglalaman ng mga i-deliver na buhay na manok at isang truck na naglalaman ng frozen na karneng baboy ang hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Animal Industry at Quezon City LGU dito sa checkpoint inspection sa May Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa gitna ito na nagpapatuloy nga na checkpoint inspection dito sa lugar upang suriin bilang pagapag iingat na rin kontra sa African swine fever at maging sa bird flu. Yung truck ng mga buhay na manok, kabayan, na binanggit ko kanina, may naipakita naman itong mga dokumento at papeles. Pero hinarang ito ng mga otoridad dahil karamihan sa mga dala nitong manok ay nagkakamatayan na dahil sa init ng panahon. Ayon sa driver nito, nanggaling pa sila sa Batangas at i-deliver sana yung mga manok sa Commonwealth Market. Bukod doon sa mga namatay na
ng mga manok, kabayan, kinumpiska rin ng mga otoridad yung nakita nilang apat na plastic ng frozen na kinatay ng manok na contaminado na dahil naiiputan ito ng mga buhay na manok na nakalagay naman sa taas ng naka-plastic na kinatay na manok. Maliban pa dito, may hinarang din kanina na isang truck ng frozen na karneng baboy dito sa checkpoint. Hindi kasi updated yung papeles na nadala ng driver, pero makalipas ng ilang oras, kabayan, pinakawalan din ito ng makapagpakita ng updated na dokumento mula sa may-ari ng truck. Kabayan, sabi kasi ng mga tauhan ng bahay dito na nakuusap natin, kapag walang maipakita ng papeles yung isang truck na hinarang nila, binibigyan nila ito ng 24 oras para makapag-provide ng mga dokumento. Pero kung wala daw talaga maipapakita ang mga dokumento, at saka nila ito kukumpiskahin yung mga daradala nitong mga produkto na livestock, pati mga karneng baboy o manok. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin itong operasyon ng mga tauhan ng BAE o Bureau of Animal Industry at Quezon City LGU dito. At may nakikita nga tayong hinaharang dito ngayon, biniberitika pa no, yung dokumentong ipinapakita ng driver nitong truck ng karneng pang-barbecue ata ito, kabayan. So ito kasalukan pa nalang biniberitika yung mga dokumento ipinapakita nito. Ayon sa mga nakos na 24 hours daw yung operasyon nitong inspection dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ka-servisyo mo sa Quezon City, Marlene Padiernos, para sa Radyo Servisyo at Radyo 630. Yun, hinarang yung karne ng baboy at ang mga manok. Wala pa yung buhay na baboy para maiwasan po ang pagpasok ng ASF sa Metro Manila. So alamin natin ngayon ang presyo ng karneng baboy sa Murphy Market. Nagsiservisyo at nagbabalita si Nico Bagsik. Nico, good morning! Magandang umaga, kabayan. Good news, dahil bumaba muli ng 10 piso kada kilo ang presyo ng karneng baboy ngayong araw dito sa Murphy Market sa Quezon City. Nasa 330 pesos ang kada kilo na lang ng kasim at sige, pero yung liempo, hindi muna nila ginalaw ang presyo sa 380 pesos ang kada kilo dahil baka naman daw tumaas muli sa mga susunod na araw. Ayon sa mga nagtitinda ng baboy, bumaba ang presyo nito dahil sa epekto na din ng balita tungkol sa ASF outbreak sa Batangas. Kaya iniiwasan ng mga ilang mamimili ang baboy at ibang karne na lang ang binibili tulad ng baka at manok. Mas marami pa naman din daw yung bumibili ng baboy ngayon dahil sinasamantala ng ilan ang mababang presyo. Pinapaliwanag din nila sa mga suki nila na sa Bulacan nila inaangkat ang baboy na tinitinda dito sa Murphy Market. Wala namang paggalaw sa presyo ng baka, kabayan, na 390 hanggang 450 pesos ang kada kilo, depende sa parte. Yung manok tumaas ng 20 pesos ang kada kilo, ang buo ay nasa 220 pesos ang kada kilo at ang choice cut ay nasa 230 pesos ang kada kilo. Tumaas din ang presyo ng isda. Sa katunayan, 3 beses na nilang nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng isda simula noong Lunes, lalo na sa bangus, tilapia. Dahil ang 30 pesos ang tinaas nito ngayong Linggo. Nasa 160 hanggang 170 pesos kada kilo ng bangus. At ang tilapia naman ay nasa 150 pesos ang kada kilo. Yung galunggong nasa 250 hanggang 260 pesos ang kada kilo. Sa presyo ng gulay, good news muli dahil nasa 80 pesos na lang ang kada kilo ng kamatis. Dating 120 pesos ang kada kilo. Ang talong naman, kabayan, tumaas ang presyo ng 40 pesos kada kilo ngayong araw na nasa 180 pesos ang kada kilo. Walang paggalaw sa presyo ng sibuyas na nasa 120 pesos ang kada kilo at yung bawang naman na nanatili sa 200 pesos ang kada kilo. Sa bigas, meron ako nakita dito, kabayan, na regular milled rice na 45 pesos kada kilo dahil umorder ang mga rice retailers dito sa Murphy sa supplier nila nang makita nilang maputi at maganda ang kalidad nito. Ang world milled rice naman nasa 48 pesos pa din ang kada kilo. Yung premium rice naglalaro sa 50 hanggang 60 pesos ang kada kilo at yung special rice naman nasa 62 hanggang 65 pesos ang kada kilo. Yan muna ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin dito sa Murphy Market. Kaservisyo mo sa Quezon City, Nico Bagsik, para sa Teleradyo Servisyo at Radyo 630. Thank you, Nico. Yung mga naghihintay po sa Kamuning Flyover, matagal-tagal na rin ito. Matapos ang ilang buwan na ito'y sinara, sinaayos ito, ang sabi ni Pamela Vasquez na nagbabalita at nagsiservisyo sa lugar, binuksan na raw yan. Alamin natin,
Pamela, good morning! Magandang umaga, kabayan. Nandito nga tayo sa Maya Kabuning Flyover kung saan ay kaninang umaga o kaninang madaling araw ay binuksan na ito sa publiko matapos nga ang tatlo kalahating buwan ng isaayos ito. Sa ngayon, kabayan, ay maluwag yung daloy ng mga sasakyan dito sa may southbound. Maging yun doon sa northbound ay maluwag din, kabayan. Sa ngayon, yung mga nakikita natin na dumadaan ay meron mga bus, meron mga private vehicles, may mga light vehicles at meron din mga motorsiklo na dumadaan ngayon dito sa Maya Kabuning Flyover. Kung matatandaan natin, kabayan, may one nagsimula yung pagsasaayos nga nito nga Kabuning Flyover at ngayon, August 15 ay nagbukas na ito sa publiko. Sabi nga kanina ay mabilis o napaaga ito kumpara doon sa target completion date na October ngayong taon dahil nga tuloy-tuloy o magdamagan ito nga pagsasagawa nga ng DPWH doon sa Kabuning Flyover kaya maaga rin ito nga natapos. At kani-kanina ay meron din tayong mga naabutan na taga-MMDA na naglalagay ng mga concrete at plastic barrier dito sa Maya Bus Lane at kanina ay nagpaalala nga din ng MMDA na yung mga motorsiklo ay kung maaari ay huwag nang o iwasan dumaan dun sa bus lane. At dahil nga natapos na din ito, kabayan, itong flyover ay nakatakda namang mag-umpisa sa Oktubre ang pagsasaayos naman sa Magallanes flyover doon sa Makati dahil nga postponed ito dapat mid-May pa dapat nagsimula. Pero dahil nga para bigyan ng bigyan priority itong sa Kabuning flyover ay ito muna yung inayos. At okay, October magsisimula ito. Pero unlike dun sa Kabuning flyover, kabayan, na 24/7, ay dito sa may Kabuning o Magallanes flyover rather, ay gabi lang gagawin mula 10 p.m. to 5 a.m. Yan muna ang latest, kabayan, dito sa Kabuning flyover. Pamela Vasquez para sa Teleradio Servisyo at Radyo sa X30. Thank you, Pamela. O yung mga no enter dan, alisin na ninyo. Nagbukas na ang flyover ng Kabuning. Alis yan ang no entry. Lahat yan naka mga daan doon, no entry. Ha? Bawal dumaan. One way, mga ganon. Alis yan na ninyo para naman mapaluwag ang daloy ng trapiko. Sabi ni Ranii, kabayan, yung abogado ni Go, maangas yan sa interview. Yung interview daw kay Henry Umaga Diaz ay inaangasan siya. Kailangan para magbayad si Go, singilin pa. Tayo, pag may bentahan ng property, automatic na i-attach yung paid capital gains tax. O yun, attorney, alam naman ninyo yan, attorney ho kayo. Sabi, magandang umaga, kabayan, sabi ni Alex Primo. Ngayon na may panukalang mandatory drug test para sa mga kakandidato, baka pwedeng isama na rin yung mga mandatory tattoo check para malaman kung sino ang mga miyembro ng Chinese Triad. Ha? Ganun ba? Malalaman sa tato. Ay, naku. Banibagong trabaho yan. Si Teresita Atienza, sabi niya, tax evasion talaga yan kasi hindi siya nag-file at nagbayad ng kusa sa tamang time or of filing and payment. Yung nga sinasabi ko kay attorney. Oh, di ba? Ito, sabi ni, may suggestion si Caloy Torres. Sabi ni Caloy Torres, kailangang manghingi ng tulong ang mga otoridad sa mga lokal na Chinese community, ay yung mga Chinoy, sa pagtugis nito mga illegal na incheck dahil sila ang nakakaalam kung sino ang matagal na at legal na naninirahan sa lugar dahil oras na humalo. Oo nga, humalo ito sa komunidad ng mga Chinoy, ha, lalong-lalo na sa doon sa ano, sa may Chinese ano. Ano tawag doon? Sa lugar ng mga Chinese, Chinoy. Binondo, diyan, sa marami, sa paligid ng Binondo. Ayan, baka nakahalo na nga doon yung mga Chinese. Ay, mahirap na. Magkakamukha yung mga yan eh. Hindi naman pwedeng singkit ka lang, ay illegal ka ng Chinese. Tama, may maganda suggestion ni Carly Torres. Baka nga naman humalo na sa local community ng mga Chinoy, itong mga Chinese na ito. Huwag naman sana. Hello sa mga taga TFC subscribers. Salamat po sa inyong panonood. Antabayanan ang ating mga nagbabagang balita. Ito po N-
narito muna ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, August 15, 2024. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, sinampahan na ng 500 milyong... 500 milyon ba? O 500,000 lang? 500 milyon? La, sigurado ka? Baka pagbayarin ako ha. Ito yung reklamong tax evasion. Natitirang konsehal na tumutol sa Pogo, tinalaga na bilang acting mayor sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Mga may-ari ng 2 sa 3 barkong na aksidente sa Bataan, ipinasumpina na ng Senado. Opisyal ng Marina sa Bicol, tinanggalaman sa pwesto kaugnay ng paglubog ng MT Princess Empress sa Oriental Mindoro. Baka sakop din niya Oriental Mindoro. Ano? Sorry, hindi 500 million. Pagbabayarin mo pa. Mag-aabono pa ako nito. 500,000 pesos. Yun ang babayaran lang niya. Yakang-yaka yan. 3 barangay sa Isabela nakapagtala ng bagong kaso ng African Swine Fever at sinasabing pagkasira ng mahigit 100,000 ASF vaccines na binili ng pamahalaan pinaimbestigan ng Senado. Ganon! Dengue outbreak dineklara sa probinsya ng Iloilo. San Lazaro Hospital nagdagdag naman ng mga bagong ward dahilan naman sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Inihay na ng Bureau of Internal Revenue, BIR, sa Department of Justice ang 500,000 pisong reklamo na tax evasion labang kay dating Bamban Mayor Alice Go. Dawit din sa reklamo ang isang Jack Uy na pinagbentahan ni Go ng shares sa kumpanyang Baufo Land Development. Gayun din ang corporate secretary ng kumpanya na si Rachel Joanne Malonzo Carrion. Sa reklamo ng BIR, hindi nagbayad ng capital gains at documentary stamp tax na Go na paglabag sa provision ng National Internal Revenue Code. Depensa naman ng abogado ni Go na si Attorney Stephen David, walang natatanggap daw na abiso ang dating alkalde na dapat na bayarang buwis. Nauna nang sinibak sa serbisyo si Go bilang mayor matapos mapatunayang guilty sa kasong grave misconduct na isinampa ng DILG kaugnay ng operasyon ng mga ilegal na pogo sa bayan ng Bamban. Pinatawan din ng mga ng Office of the Ombudsman ng 3 suspension si Bamban Vice Mayor Leonardo Anunciacion at 9 na ba konsehal pa. Tinalaga bilang acting mayor ang natitirang konsehal na si Errano Timbang na tumutol sa pagtatayo ng pogo sa bayan ng Bamban. 3 na suspendido muna si Vice Mayor Leonardo Anunciacion. Tiniyak naman ni Mayor Errano na wala ng pogo sa bayan ng Bamban at nangakong tututukan ang pagpapatupad sa kabuhayan naman ng mga residente. Pinasumpina na ng Senado ang mga may-ari ng 2 sa 3 barkong na aksidente sa Bataan. Inaprubahan ng ang motion ni Senator Cynthia Villar para magpalabas ng sumpina dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng may-ari ng MTKR Jason Bradley na si Romanic Ponesta, gayon din ang may-ari ng MB Mirola 1 na si Mary Jane Ubaldo. Sa pagdinig, iginit ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban na hindi humingi ng permiso ang paglalayag ng 2 barko. Pwede bang isama na dito yung sa Mindoro? Oo, mas grabe ho yun. Piniyagan naman ng Philippine Coast Guard na maglayag ang MT Terra Nova dahil wala daw nakataas na typhoon signal sa Bataan sa kabila ng masamang panahon na dulot naman ng habagat at bagyong Karina. July 25, lumubog sa bayan ng Limay ang MT Terra Nova na may kargang mahigit 1,000,000 litro ng industrial fuel na nagsisip-sip na ang mahigit sa 900 litro ng industrial fuel ng MT Terra Nova pero hindi pa matiyak kung kailan matatapos ang pagsipsip. Tinanggalaman sa kanyang pwesto. Ah, sa pwesto lang bala?
Ah, wala rin ito. Ang Regional Director ng Marina o Maritime Industry Authority, kaugnay ng paglubog ng MT Princess Empress sa Mindoro, nagdulot naman ng malawakang oil spill. Sa desisyon ng Department of Transportation, guilty si Marina Bicol Director Jaime Bea na sa reklamong grave misconduct at gross neglect of duty. Natuklasan nilagdaan ni Bea ang Certificate of Ownership at Certificate of Philippine Registry ng MT Princess Empress na paglabag naman sa patakaran para sa pagpaparehistro ng mga barko. Nauna nang inireklamo ng Department of Justice na kasuhan ng falsification of public documents ang mga opisyal ng RDC Real Marine Services Incorporated at dawit din sa kaso ang 19 na tauhan ng Philippine Coast Guard, yung 2 tauhan ng Marina at isang pribadong individual. Sa report ng Center for Energy, Ecology and Development o CED, mahigit 40 bilyong piso ang naging pinsala ng malawakang oil spill sa Oriental Mindoro. Hindi pa sinasama dito ang may-ari ng naturang barko na kung saan ay isang pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa nagbibigay ng tulong. Nakapagtala ng panibagong kaso ng African Swine Fever sa bayan ng Angadanan sa Isabela. Halos 40 baboy na ang namatay dahilan sa ASF sa Barangay La Suerte, Buena Vista at Kalusutan. Sinailalim na sa quarantine ang 3 barangay kung saan mahigpit na pinatutupad ang border control at mga checkpoint. Pinaimbestiga naman ni Senator Lito Lapid sa Senado ang mga nag-expire na bakuna laban sa ASF na binili ng pamahalaan. Kasunod ito ng babala ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG laban sa paggamit ng 150,000 doses ng ASF vaccine na nag-expire noong Marso pa. Ay sa SINAG dapat lang sirain ang mga expired na bakuna katulad ng ginawa sa mga hindi nag-expire na bakuna laban sa COVID-19. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na hindi gagamit o bibili ang pamahalaan ng mga expired na bakuna laban sa ASF. Diniklara naman ang outbreak ng dengue sa probinsya ng Iloilo. Sa tala ng lokal na pamahalaan, simula noong Enero, halos 4,600 ang mga kaso kung saan 10 na ang namatay. Mas mataas ito ng 320% kumpara sa mahigit 100,000 kaso noong nakaraang taon. Sinabi ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. na binabantayan na ang mga pasyenteng may dengue sa mga ospital. Pinaigtin na rin ang paglilinis sa mga lugar na maaaring pamugaran ng mga lamok. Nauna nang sinailalim sa State of Calamity ang Pasig City sa Iloilo na nakapagtala ng mahigit 300 kaso ng dengue kung saan isa na ang namatay. Nagbukas naman ang San Lazaro Hospital ng mga bagong ward dahil sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa Metro Manila. Sinabi ni San Lazaro Hospital Infectious Disease Head Dr. Ronjin Solante na layunin ito na paghandaan ang pagdami pa ng na-ospital matapos ang malawakang pagbaha na dulot ng habagat at ng bagyong Karina. 6 na ang namatay sa San Lazaro Hospital dahil sa komplikasyon sa leptospirosis. Umabot na rin sa full capacity ang emergency room at leptospirosis ward ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI dahil sa pagtaas din ng kaso ng leptospirosis. Sa tala ng Department of Health, simula noong Enero, mahigit 2,000 na ang mga kaso ng leptospirosis kung saan 224 ang namatay. Naka-alerto naman ang Department of Health. Ito naman ay bagong natuklasang mpox na dating tinatawag na monkeypox. Baka M stands for monkey. Monkeypox. Kasunod dito ng deklarasyon ng World Health Organization ng Global Public Health Emergency sa mpox dahil sa pagtaas ng mga kaso sa Democratic Republic of Congo na kumalat sa mga kalapit na bansa. Ang mpox ay nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus kung saan nakakaranas ang pasyente ng lagnat at mga rashes. Sa Pilipinas, 9 ang naitalang kaso ng mpox
kabilang na ang 4 na kaso noong 2022 at 5 noong nakaraang taon. Isinisi ng Department of Finance sa Administrasyong Duterte, dating Pangulong Duterte, ang paglobo ng utang ng Pilipinas noong panahon ng pandemya. Sa budget hearing ng Senado, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na hindi ginastos ang pondo ng PhilHealth para sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19 at pagbabayad na sa health emergency allowance ng mga healthcare workers. Sa halip, pinili ng Administrasyong Duterte na umutang para magkaroon ng pondo. Noong June, umabot sa ang utang ng Pilipinas sa panibagong record high na 15.48 trillion pesos. Nauna nang iniutos na ilipat ang halos 90 bilyong pisong hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury para pondohan naman ang mga proyekto pa ng pamahalaan. Kwenestyo ng ilang kongresista ang pahayag ng National Development Authority o NEDA na sapat na ang 64 pesos kada araw para hindi maituring na food poor o kulang sa pagkain ang Pilipino. Sa budget hearing sa House of Representatives, tinanong ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ang Department of Trade and Industry kung ano ang pwedeng bilhing pagkain sa halagang 64 pesos. Ano nga naman? Sinabi ni Trade Undersecretary Amanda Nograles na maaaring makabili ng isang lata ng sardinas, yung maliit na lata, na nagkakahalaga ng 20 piso, instant noodles na hindi na dapat namang kainin dahil delikado rin sa kalusugan, sa halagang 7 piso, at kape. Baka itong 3-in-1 na kape, na hindi rin maganda yan sa kalusugan, mahigit 4 na piso. Pero ayon kay Congresswoman Castro, walang instant noodles na nagkakahalaga ng 7 piso. Naku, nabokya si Nograles. At hindi kasya ang 64 na piso para makabili ng masustansyang pagkain. Ayun, masustansya dapat. Hinamon din ng mga opisyal ng pamahalaan na gumastos ng 64 pesos sa kanilang pagkain kada araw para malaman ang tunay na estado o kalagayan na kinakahirap ng mga may hirap na mga Pilipino. Inihain na sa House of Representatives ang panukala na layuning palawigin pa ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan o SK, parang 6 months. Sa panukala ni House Speaker Mantin Romales, ang depang kongresista, gagawing anim na taon ang fixed term ng mga opisyal ng barangay mula sa kasalukuyang 3 taon lamang na may isang reeleksyon. Layon nitong may pagpatuloy ang mga programa at proyekto ng mga opisyal ng barangay at SK. Nauna nang inihain sa Senado ang kapares na version ng panukala sa layon ding pagbawalan ang mga opisyal ng barangay na tumakbo sa 3 magkakasunod na termino. Nakatagdang idaos ang barangay at SK election sa Disyembre ng susunod na taon. Suportado ng COMELEC ang panukala na layuning isama ang resulta ng drug test sa paghain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga kandidato sa halalan sa susunod na taon. Sa kabila ito ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa saligang batas ang pagsusumiti ng mga kandidato ng resulta ng drug test. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na tatanggapin nila ang mga COC na may kasamang resulta ng drug test kahit hindi obligado sa mga kandidato. Yung gusto lang. Nauna nang inihain ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa House of Representatives ang panukala na layaning isailalim sa mandatory random drug test ang mga opisyal ng pamahalaan kada 6 na buwan. Sakop din ng panukala ang voluntaryong drug testing sa mga kandidato 10 araw bago ang araw ng eleksyon. So may problema ho dito sapagkat ito pala ay nadeklaran ng Supreme Court na hindi na inobliga o bawal na obligahin. Samantala, pinababalik po ng GSIS ang natanggap na retirement pay ni NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Alberto Bernardo. Kasunod dito ng reklamo ng mga empleyado ng NAPOCOL, NAPOLCOM,
hinggil sa pagtanggap ni Bernardo ng retirement pay kahit nakaupo pa rin siya sa pwesto. Ayaw umalis eh. Sinabi naman ni DLG Secretary Benhur Abalos na sumulat na sila sa legal team ng GSIS para matukoy ang kalagay ni Bernardo sa Napolcom. Depensa ni Bernardo, nakuha niya ang retirement claim nang magkasakit matapos magretiro sa pagiging miyembro ng GSIS at hindi sa pagiging opisyal ng pamahalaan. Nanindigan si Bernardo na hindi overstaying ang kanyang status sa Napolcom sa kabila ng edad na 65 taong gulang na. 2022, tinalaga si Bernardo bilang Napolcom Vice Chairman sa edad na 63 taong gulang na may 6 na taong fixed term na magtatapos sa 2028. Balita. Ginagawang pogo ang mga bahay sa Ayala Alabang Village. Mamahaling village ito. Yan ang hinaing ng residente na si Ginoong Boying Soriano na nababahala na rin sa pagdami ng mga Chinese sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa. Ayon kay Ginoong Soriano, mahigit 300,000 piso ang binabayad na renta ng mga Chinese sa mga bahay na may 3 kwarto at umabot ng 2 taon ang advance. Umabot na sa mahigit 100 bahay sa subdivision ang pinaupahan para sa mga Chinese. Sinasabing dumami ang mga Chinese sa subdivision matapos payagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng POGO. Nauna nang ibininyag ng National Bureau of Investigation na lumipat sa mga residential area at exclusive subdivision ang operasyon ng mga illegal na POGO dahil sa kautusan na total ban o pagbabawal sa lahat ng POGO sa Pilipinas. Narito ang naging pahayag ni Ginoong Boying Soriano na residente ng Ayala Alabang Village. Tama ba yun na pinarenta na ng ilang mga residente dyan sa Ayala Alabang ang sa mga Chinese national yung inyong mga bahay at ginagawang poguan? Matagal na po. Ay, Jesus, taon na po yan. Pag nagbayad daw po ang mga Chinese, cash talaga, cold cash. Hindi lang cold cash, advance 2 years. Oh. Ginamit ang pogo ng mga undesirable na mga inchik para gumawa ng iba-ibang krimen, scams. Okay lang sana kung online gambling, pero hindi lang online gambling ang nangyari. Opo. Mas matindi pa sa online gambling ang resulta nitong pagpasok ng mga pogo. Yun ang tinig po ng isang residente ng Ayala Alabang na si Ginoong Boying Soriano. Tinig Balita. Balita kataka. Nasira ang relasyon ng isang mag-asawa sa United Kingdom matapos manalo sa loto. Nanalo ang mag-asawang Adrian at Gillian na Bayford ng $187 million na katumbas ng mahigit 10 malito. 187 million tapos 10 million piso. 10 billion. 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 10B. Oh, 10B. Hindi M. Oh, mali. Ginamit ni Gillian ang pera para bayaran ang mahigit 800,000 dolyar na utang ng pamilya dahil sa naluging negosyo. Okay. Pinahiram din ni Gillian ng halos 1 milyong dolyar ang kapatid na si Colin para makapagtayo din ng negosyo. Pero nagulat po si Gillian dahil hindi na siya kinausap ng kapatid at hindi rin inimbitahan sa kasal nito. Ganun ba? Makalipas ang 1 taon, naghiwalay din ang mag-asawa sa hindi tinukoy na dahilan. Inamin ni Gillian na nasaktan siya sa mga nangyari matapos manalo sa loto, pero wala na siyang planong ayusin pa ang relasyon nilang mag-asawa at maging ng kanyang mga kaanak. Oh, sige. Huwag na kayong manalo sa loto, ha. Gugulo lang ang inyong buhay. Balita kataka. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita at tinampok sa Teleradyo Serbisyo at ang palatuntunang kabayan. Oras natin, kabayan!
22 minuto 30 segundo makalipas ang ikasyam. Maaasahan, kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. 25 minuto makalipas po ang ikasyam ng umaga. Dapat pala nakataas ito. Ayun, hindi rin kita. Anyway, tayo po ay nagpapasalamat sa Public Attorney's Office dahil po ito yung mga nilalapitan natin kapag walang abogado po ang isa nating kababayang mahirap lamang. Hindi naman pwedeng pagkaitan siya ng katarungan. So, itong Public Attorney's Office, hanggang Sabado pa yata sila doon sa PICC. Ay mabigat to yung ginagawa nila ngayong National Convention. At naging guest of honor ako. Salamat po. At naging awardee din Outstanding Broadcaster nung Martes. Salamat po sa inyo. Ayun pala, meron pala naman eh. At yung ilang mga kasama pa nating inawardan din dyan sa naturang National Convention. Ang alam ko, 2,500 plus na mga abogado sa iba't ibang rehiyon ang umattend ngayon hanggang Sabado pa sa naturang sa lugar yon. PICC. Oy, nandun din nakasabay ko si First Lady. Ha? Silang. Oo. Thank you. Aba, wala siyang ano-ano sa katawan. Yung bang mayabang o snob, ano sabi sa akin? Congratulations. Ay, nung palabas na, ang tagal makalabas dahil kinuyog siya sa pagpapalitrato. Alam mo naman yung selfie-selfie. Ay, wala siyang reklamo. Nakangiti lang siya. Hanggang sa makalabas. Wala din siyang masyadong security. Isang sasakyan lang security niya. Yun. Yung iba dyan, 400 sundalong security. Easy. So, thank you ulit sa Public Attorney's Office. Particularly po kay Attorney Persida, doktor na siya, Persida Rueda Acosta. Yun, chief ng PAW. Takbuhan mo namin yung PAW. Sa akin? Madami din. Oo. So, okay lang sa akin. Nakangiti din ako. Wala akong security. Wala. Si June lang. hindi mo pa katatakutan. Attorney Bal, si Attorney Valeriano Del Rosario pala ang insurance pa uli. Dahil siya ang talaga lawyer ng insurance eh, no? Doon sa lumubog na barko dito sa Limay, Bataan. Eh noon sa Mindoro, nagpahayag siya ng ganito. Pakinggan natin yung naging pahayag niya sa Mindoro. Wala rin nangyari. Ito si Attorney Valeriano Del Rosario. Aking luhan to. Hindi to suhol. Kung gusto mo tumanggap, gusto mo mag-file, gusto mo tanggapin yung pera ngayon, gawin mo. Kung ayaw mo, gusto mo mag-intay, gawin mo din. Wala namimilit. Walang swerta. Walang pwersahan. Sa halip na payuhan yung mga naapektuhan ng oil spill, yun ang kanyang sinabi. Yung po si Attorney Valeriano Del Rosario, sinabi niya yan noong March 27, 2023 sa TV Patrol sa report ni Dennis Dato. Yung kanyang sinasabi, wala rin. The attorney, kung nakikinig ka, pakitulungan mo na lang yung hindi pa nabibigyan ng mga kababayan kong mangingisda, lalong-lalo sa Pola Oriental Mindoro at iba pa mga lugar dyan sa Oriental Mindoro na sinira niyong hanap buhay dahil sa paglubog ng naturang Princess. Yung pamilya Cabial. Pamilya Cabial. Wala ring aksyon, na? Matagal na akong nanawagan kay pamilya Cabial. Wala na. Natapos na ating programa, hindi pa rin sumasagot. Iba na lang slap. Ni isang pandesal na matigas, hindi man lang nagbibigay. Itago 'yan sa baul. Paano? Balita patan susunod na sa pamamagitan ni Ginoong Peter Musngi at ni Binibining Rical Lasso.
Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. At siyempre, pansigaw natin araw-araw. I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan. I love you. Kabayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!